Nalunod sa ilog ang dalawang batang magkapatid sa Bulacan. Wala raw nakatatandang nagbabantay sa mga bata noong mga oras na iyon. Narito ang report. Marami pa sana ng pangarap na matutupad ang magkapatid na Russell, 8 taong gulang, at James Andrew Bornales, 6 na taong gulang. Pero isang bangungot ang bumalot sa kanilang munting tahanan matapos malunod ang magkapatid sa isang ilog sa Obando, Bulacan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, magkakasamang naligo sa ilog sina Russell, James Andrew at ang bunsong kapatid nilang babae na 4 na taong gulang. Nauna raw lumusong sa ilog sina Russell at James Andrew. Susunod na raw sana ang bunso pero napansin daw niyang di na umaahon ng kanyang mga kuya. Doon na raw siya natakot kaya humingi na siya ng tulong. Agad naman may sumaklolo pero pagdating sa ilog, huli na ang lahat. Nung makuha ko, patay na. Dalawa. Wala na kung... Wala na. Malatang malata na. Bumubula na bibig. Napagalamang wala nagbabantay sa mga bata noong mga oras na yon. Yung time mo daw noon, ang magulang nasa mall. Nasa yung, monumento. Yung isa naman. Yung daw ang ama, ang sabi-sabi ng mga nandiyan, nagsusugal daw ho. Ayon naman sa ina ng dalawang bata, aminado siyang iniwan niya nga ang kanyang mga anak sa kanyang katrabaho dahil kailangan niya lang daw kunin ang kanyang mga paninda. Nasa trabaho rin daw ang kanyang asawa. Nabalitaan na lang po ako siya na nawala na. Nung mga bandang 4:30, tumapo sa kanyang amo ng lalaki. Pero sabi ng kapitan ng barangay, Ito po ay dating may kaso sa DSWD na kapabayaan po ng magulang. Kaya lang po ay pinagbigyan po siya ng DSWD. Ibalik sa kanya ang bata. Ngunit sa kasagampala dahil nung mabalik yung bata, ito po ang nangyari. Labis naman ang pagsisisi ng mag-asawa sa nangyari at nangakong hindi napapabayaan ang nag-iisa na lang nilang anak. Bam Alegre, GMA News.